Isa si Raymond Bagatsing sa mga hinahangang artista noon sa kanyang kapanahunan. Siya ay apo ng dating Ramon Bagatsing Sr. na dating naging mayor ng Maynila. Mula 1990, nagsimula ang kanyang karera sa mga maaksyong pelikula gaya ng Buenaventura, Daang, Bad Boys, Kang at Bastardo. Naging bahagi rin siya ng drama serye na Mula sa Puso noong 1997 hanggang 1998. 2019 naman, nang gampanan niya ang role ni Manuel L. Quezon sa Quezon's Game. Walang dudang magaling na artista si Raymond dahil nanalo siya ng 2 Best Actor Awards. Sa videong ito ay kilalanin natin ang mga babaeng minahal at na-link kay Raymond Bagatsing. Number 1, Lara Fabregas. Ikinasal sina Lara at Raymond noong 2001. Si Lara ay anak ng batikang aktor na si Jaime Fabregas na mas kilala natin ngayon bilang si Lolo Delfin sa FPJ's Ang Probinsyano. Ikinasal sina Raymond at Lara sa Ananda, Marga na nangangahulugang Path of the Bliss. Ito ay isang popular na tradisyon ng pagkakasal sa Tagaytay. Plano ng bagong kasal na pumunta sa India noong Nobyembre 2001 at sa New York naman pagdating ng 2002. Subalit, Agosto pa lamang ng 2002 ay nagkaroon na sila ng marital problems dahil sa pagkakaiba ng kanilang kaugalian. January 2003 naman, nang inanunsyo ni Raymond ang kanilang paghihiwalay matapos ang 2 pagka-uwi nila galing sa Bali, Indonesia. Doon ay sinubukan niya ng 2 na iayos ang kanilang relasyon, ngunit hindi ito nangyari. Ikinasal si Lara sa isang Scottish businessman noong 2005 at nanatili sila sa London. Number 2, Cora Pastrana. Nobyembre 2008 naman, sa Gateway Sheraton Hotel sa Los Angeles ay muling nagpakasal si Raymond sa isang US-based Filipino columnist na si Cora Pastrana. Ikinagulat ng marami ang pagpapakasal ni Raymond kay Cora dahil sa malaking agwat ng kanilang edad. Nasa late 30s pa lamang noon si Raymond, habang si Cora naman ay 60 taong gulang na. Marami ang naging haka-haka ng mga tao sa ginawang pagpapakasal na ito ni Raymond. Marahil, ang dahilan daw ay upang maging legal ang pananatili ni Raymond sa Amerika. Kaya't nagpakasal siya sa nasabing matandang columnist. Upang matuldukan ang mga usap-usapan, naglabas ng opisyal na pahayag si Cora sa nangyaring kasal sa kanila ni Raymond. Pahayag ni Cora, hindi ay niya totoo ang balitang kaya lang nagpakasal si Raymond sa kanya ay upang maging legal ang pananatili nito sa Amerika. Ang totoo ay nagmamahalan silang 2. Soulmates ang naging description ni Cora sa kanilang kasal. Number 3, Vanessa Cortez. Matapos mapabalitang naghiwalay na sina Raymond at Cora, nag-guest si Raymond sa Showbiz Central kasamang bagong girlfriend nito na isang Mexican-American na si Vanessa Cortez. Nainsulto umano si Cora nang gawin ito ni Raymond dahil kahit nahiwalay na sila ay hindi pa naman anya sila diborsyado. Nagtagpo ang landas nina Vanessa at Raymond sa isang recording studio sa LA. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay naghiwalay na rin si Raymond at Vanessa. Sa kasalukuyan ay nananatiling single si Raymond. Ngayon ay 49 na taong gulang na si Raymond at muling tumutunog ang kanyang pangalan sa larangan ng paggawa ng award-winning film gaya na halimbawa ng Quezon's Game. Mag-subscribe sa aming channel para sa mga ganitong video na kapupulutan ninyo ng impormasyon at para sa mga paborito ninyong artista, bisitahin rin ang aming playlist. Salamat sa inyong panonood, mga kasama!